So what's up sa inyo mga kapoltry, welcome back dito sa ating YouTube channel at welcome back dito sa ating backyard farm. So for today's video mga kapoltry is ipapakita ko sa inyo yung Rhode Island Red natin na naglimlim. Tapos ngayon namisa na siya mga kapoltry. So pero bago na simulan yan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. I-click nyo na yung subscribe button at i-hit ang notification bell para may updated kayo sa lahat ng video na i-upload natin. So kung mapapasaya for today's video mga kapoltry is pinakawala natin yung mga breeders natin. So ayan sila. Pinakawala natin yung mga kapoltry para sa series na exercise sila kahit papano. Hindi lang sila nakukulong dito sa breeding pen. So kung mapapasin nyo yung dalawang tandang na yan is hindi natin pinakawalan kasi nag-aaway yung dalawa na yan, baka magpatayan sila pagka nasa labas sila. So yung mga inahin lang natin yung inilabas natin. So ayan sila kasama ng mga baby. Masayang masaya sila dyan nakakagala. So ayan isa natin. So mga bibe. Ayan. At nandun yung mga gansa natin sa dulo. Samahan nyo ako. So ayan. Malapit na rin mamisa yung naglilimlim natin na gansa dun sa dulo. Mga pabo natin, medyo may ingay lang talaga sila. So, so ngayon, papakita sa inyo yung bibi natin dito. So ayan, ang bibilis naman kanyang mga kapoltry. 15 yung anak niya noon, 15 pa rin sila ngayon. So, hindi din pinapakain natin sa kanila. Tapos na sila sa 2 weeks na yung baby stag na Thunderbird. So, 2 weeks or almost 1 month natin sila binigyan ng ganon. Tapos yung kinakain na nila ngayon after nila nag-chick booster is Integra 1000 mga kapoltry. So, ayan, kaya matataba yan. Bibi pa rin. Dito may naing itlog naman na bibi. O ayan, apat na itlog nga. Dito yung naglilimlim natin na native chicken. Yung nililimliman niya dyan is itlog ng mga Rhode Island Red. So dito sana nakalagay yung Rhode Island Red natin na naglilimlim. So natira na lang dyan yung mga itlog na hindi niya mapipisa. So nilipat natin siya dito kasi nilalanggam nga. So ngayon namisa na yun mga kapoltry. So, Rhode Island Red natin na isa na naglimlim. So, kung mapapansin yung mga sisiw niya, hindi ganun kakulay ng mga sisiw ng Rhode Island Red na pure kasi sabi ng mga kapoltry natin is itong hen natin is hindi na pure. So, kaya hindi siya ganun yung ugali niya sa mga iba nating Rhode Island Red kasi hindi na siya pure. So, syempre, kaya nga nakawala siya dito is parang native siya mga kapoltry, half native siguro siya. So yung ugali niya naglilimlim siya, lagi siya tumatakas sa breeding pen. So ngayon sa pagtakas niya naasawa siya ng mga native chicken natin na rooster, kaya ganyan yung itsura ng mga sisiw niya na half ulit. So ngayon anim na yung napipisa niya, iniintay na lang natin yung dalawa na mapisa or tatlo pa yung andon. Siyam yata yung itlog niya dyan na mapipisa. Iniintay lang natin mapisa mga kapoltry. Para sa ganyan is ililipat na natin sila sa brooder, sa kulungan nila mga kapoltry. Para sa ganyan is mapanatili natin yung lakas ng sisiw natin mga kapoltry. So hindi lang to yung mapipisa ngayon, kasi yung pinapakita ko sa inyong manok na cobra malapit na rin siya mamisa. Yung mga itlog nun is itlog ng half brahma natin. At syempre yung itlog niya, sinama lang natin yung itlog ng Frama. At syempre itlog din ng mga Rhode Island Red, meron din doon. So tara mga kapoltry. Pero ito yung Rhode Island Red natin na naglimlim. Pero pakita ko muna sa inyo yung mga sisiw. So yan, medyo maliliit kasi bago pa lang naman siyang ng itlog. First time niyang mangitlog, diretso limlim. Kaya yan mga breeders natin, ayun o, oh,
gaganda mga poultry. Mula dito sa malayo, makikita nyo na talaga. So ayan, naglalakihan natin mga Rhode Island Red Hens. Nabibi natin, lalapit na yung mga yan. B! Sana mapadami natin sila ng mapadami para diretso yung pag-vlog natin, makikita nila natin yung pagbabago. Kung mapapansin nyo mga ka-poultry, nung nagsisimula tayo mag-vlog is nagsisimula lang din tayo mag-alaga ng mga hayop nun. Meron yata tayong apat na inahen na bibe at isang barako na bibe. So ngayon, ito na sila ngayon. Yung iba nangingitlog at yung iba naglilimlim pa. Yung iba nandyan sa loob nga na yun, napakita ko naman sa inyo, meron ng anak na, meron ng akin na sisiw. So, dahil sa patuloy niyong pagsuporta sa akin, lalo akong ginaganahan na mag-alaga, lalo akong ginaganahan na magpatuloy sa pag-farming. So, dahil sa inyo, inspirasyon ko kayo mga poultry, kaya patuloy natin napapadami yung mga alaga natin. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Kaya huwag niyo kalimutan mga poultry, patuloy kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa kanyang tuloy yung paglago ng community natin dito sa ating Pat's Backyard, sa ating YouTube channel mga kapoultry, kasabay ng paglago ng mga alaga natin. Maraming maraming salamat sa inyo. So ngayon pupuntahan natin yung native chicken natin na merong itlog ng Brahma. So ipakita ko sa inyo yung kinuha na natin ng itlog. Isa natin roll. Ay, rin lang red na dark mga gani. So, itong Brahma na to yung nangingitlog. Tapos, kinukuha lang natin yung itlog niya kasi kung saan siya nangingitlog. So, hindi rin siguro siya naglilimlim. So, half Brahma na lang ito mga ka-poultry kasi kaunti na lang yung balahibo niya sa paa. Hindi kagaya ng mga pure. So, sinabi din naman sa amin yun nung nagbigay sa amin na yan, na half na lang siya. Pero yung itlog niya, napakaganda mga ka-poultry, palang itlog ng pabo na may batik-batik. Tapos dark brown siya, mas dark pa sa itlog ng mga to. So ang ganda nun mga ka-poultry. So sana, nung ikinlandling ko naman siya, buhay naman yung limang itlog na na-produce niya. So sana mapisa niya ngayon kasi, sana mapisa kayo ng native chicken kasi malapit na yung mamisa. Baka mamaya o bukas malapit na yung mamisa. So yan, ang ganda naman niya kahit hindi siya pure. Mestisang mestisa mga ka-poultry. So ngayon pupuntahan na natin kung nasan yung mga itlog niya. Agara, punta natin. So, ayan, nandito yung ayan, naglilimlim na yan. Malapit na yung mamisa. So, ipapakita ko sa inyo yung nagkobra lang yung mga poultry. Native chicken. So, yung mapapansin nyo na dark dyan, dark brown na egg, yun yung itlog ng mga Brahma natin. So, ayan. So, sana magpisa lahat. Bigit na natin ito. Para sure ball na magpisa yung mga Brahma natin. Pisa natin. So, ayan mga ka-poultry. Dito. Pero dito nagbira yung itlog na bibi. So, ayan. 2, 4, 6. 7 na yung itlog dito. At dun sa kulungan ng kambing natin. Ayan, meron din ditong naglilimlim tayo na bibe. So, ayan. Oh, wala. Wala siya dito bumaba. Bale. 22 slot yata ito mga ka-poultry. Ang gaganda o. Oh. Sana mapisa niya lahat. 22 yan mga ka-poultry. Dito. Meron na tayo. Bibi. Huwag kaya ng bibi. Ito itlog ng manok. So piling ko itlog to ng Rhode Island Red natin mga ka-poultry. Tingnan nyo. Sobrang laki. Ayan. Parang itlog siya ng bibi. Pero piling ko itlog to ng Rhode Island Red natin kasi
pinakaulan niya natin sila. At ang laki, mga ka-poultry XL na to. Hindi naman ganito yung itlog ng bibi na kulay dark, na pink-pink, white lang yung itlog ng bibi. So, balik na lang natin. Bukas siguro tingnan natin kung kanino itlog to. Tingnan nyo mga ka-poultry. Almost kasing laki siya ng itlog ng bibi. Mapapansin nyo naman sa kulay, ibang-iba. Ito itlog ng bibi, ito yung itlog ng manok natin. So, pinakawalan nga natin sila kasi, kaya wala sila sa pugad nila. So, naghanap sila ng ibang pugad. So, balik na lang natin dyan. Papakawalan ulit natin sila bukas. Tingnan natin kung sino ibabalik dyan, mga poultry. So, yan. Dito isa natin. Baka nga sila yung ang itlog dyan. Isa sa kanila yung mga itlog dyan. Isa sa mga pinakawala natin. So ayan, nakawala na isa natin. Rooster. Na Rhode Island. Rhode Island, napaka-pogi, napaka-tangkad mga ka-poultry. Papansin nyo. So mamaya papaliguan na natin yung mga yan. Bibili lang tayo ng shampoo or bukas. Papaliguan natin yung kasi hapon na yata ngayon. Baka hindi sila matuyo kung matay na. So ayan mga poultry, gaganda ng mga alaga natin. Patuloy yung pagdami nila. Dahil sa patuloy nyo pag-suporta sa akin, nagkakaroon ako ng inspirasyon at lakas ng loob na patuloy silang paramihin mga poultry. So maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang yung video natin for today. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe mga poultry at i-hit yung notification bell para sa ganyan is patuloy kayong ma-notify kung may bago tayong video mga ka-poultry. So maraming salamat sa inyo. Bye-bye!